hello guys, welcome to my channel again. Now guys, hinihingal ako guys, nagsusumba ako ngayon guys. Isasabihin ko sa inyo kung paano ko nakuha yung 1,000 subscribers na hinihingi ni Lulong YouTube. Samahan niyo ko mamaya. Sasabihin ko lahat step by step kung paano ko siya nakuha. Okay guys, abangan guys. So, ito yun guys. Sasabihin ko sa iyo kung paano ko nakuha yung 1K na requirements ni YouTube within 26 days, mga 4 weeks nakuha ko siya. Pero nag-umpisa ako sa YouTube mga 2014. Walang nagsasub sa akin. Tapos hindi din ako nag-upload ng mga videos nun kasi wala lang. Basta lang ginawa ko lang siya. Wala akong mga subscriber nun. Tapos noong 2016, nag-upload ako ng mga sayaw-sayaw ko, yung sumba-sumba ko. Nag-upload ako, pero walang views. Walang views kasi may subscriber na pala ako noon, apat. Apat yun, naalala mo. Tapos, yun lang apat pala ang nagla-likes, ang nag-view ng in-upload kong video. Pagkatapos noon, wala na. Noong 2018, nag-upload na naman ako ng mga kanta-kanta, kung ano-ano na lang nakita ko. Pero noong April 3, guys, parang pumasok sa isip ko, ba't kaya di ako mag-vlog? Ba't kaya di ko nalang ituloy yun? So, April 3, guys, yung anong umpisa kong nag-vlog ako, na parang luka-luka. Wala lang. Naisip ko lang, nabublog ako, hi guys, ganoon ako. Pero iniisip ko, parang walang tanga. Parang talagang tanga. Yun guys, yun ang pinakauna kong vlog. Tapos may in-upload ko siya. April 3 talaga in-upload ko siya. Tapos, walang kakwenta ko lang itong vlog na yun. Yung iniisip ko lang na, yun lang. Gusto kong mag-vlog-vlog. Tapos gusto kong i-upload. Yun. Tapos, nag-upload na siya. Tapos, shinare ko pa sa Facebook yun. Shinare ko yun. Parang gusto ko talagang mag-grow. Yung shinare ko siya sa Facebook. Pagkabukas, gumawa na naman ako ng bagong video ko, yung bagong vlog ko, yung paano gumawa ng parata. Wala lang talaga akong maisip. Walang maisip na ako, kasi hindi naman kasi nakalabas para mag- vlog doon sa labas. Wala akong maisip talaga na okay, yun lang. Yung paano paggawa ng parata, yun ako umpisa ako. Yung anak ko ang mag-video sa akin. Tapos yung mga ganun. Tapos guys, in-upload ko na naman siya. Pagka next day noon, may pasok kami, tinawagan kami na papasok kami sa school. Yun. Pumasok kami sa school. Tapos nga, yung mga kasamahan ko, pinagtatawa na nga nila ako, ganun-ganun. Parang na ulit yung sarang ulo, parang naman itong lukaloka si Yaya, ganun-ganun. Talagot nga, mga pinagsasabi niya, kaya parang na-hurt ako. Tapos may isa pa talaga guys, hindi ko talaga yun makakalimutan. Kaya ako nagsikap talaga na maabot tong 1,000 subscriber guys. Kasi nga, sabi pa niya sa akin, hindi ko na lang babunit yung pangalan. Alam niya ngayon pag nakita niya itong video ito, alam niya na siya yun. Tapos sabi pa niya sa akin, yung nakita niya ako itong sa school. Ano ba yan? Ano mga pinagkagawa? Ano ba yan? Nag-vlog na niya kung paano gumawa ng parata. Ganun din ang simple-simpleng bagay ng mga ganyan. Tapos wala daw akong subscriber. Sabi niya, sa 10 lang, 10 kasi yung subscriber ko guys. Sabi niya, sa 10 lang ang subscriber, tapos yun, ba't nag-vlog gagawa ng ganun? Kaya
Tapos ayun, sa isip ko, nasaktan ako talaga, nasaktan ako. So iniisip ko, bakit naman ganun mga sinasabi niya. Sabi niya, hindi ko nga yun ni-like. Wala namang subscriber, tapos ilalike ko. Ano yung ganun. Kaya tumatak sa isip ko, guys, yung time na talaga noon, sabi ko sa sarili ko, makikita mo talaga, mag-grow ako. Makikita mo talaga na maraming magsasubscribe sa akin. Sabi ko gano'n. Tapos yun, patuloy pa rin ako sa pag-a-upload. Yun na, hindi naman masyadong magandang. Basta lang, may ma-upload ako, guys, kasi may hindi naman tayo pwedeng lumabas na. Kaya naisip lang, huwag dito lang sa loob ng bahay. Na kung ano-ano na lang, nagtitiktok ko na ng anak ko, nagsasaya lang, kung ano-ano, sinasabi ko sa kanya, na magtiktok na lang tayo, kung may ma-upload ako, kung gano'n ako, guys. Tapos, guys, yun na nga, araw-araw ko nang tinarabaho yung YouTube channel ko, guys. Parang, kasi dati, hindi ako marunong mag-edit-edit kasi hindi talaga ako marunong. Nag-aralan ko, nanonood ako ng mga YouTube na video kung paano mag-grow, ganun-ganun. Kung saan nanonood ako araw-araw, yun. Gabi-gabi na ako nagpupuyat, yun na. Grabe talaga ang puyat dahil sa YouTube na yan, sa channel ko na yan. Kasi nga, gusto ko talagang umangat, gusto kong mag-1K ako. Gusto ko ipakita sa kanila na kaya ko. Kaya ko. Yun nga. Nag-upload ako. Nag-iisip ko. Yung mga papatawa. Yun ang click talaga sa mga tao. Yung para kong sira ulo na. Yun talaga ang gusto ng mga tao, guys. Kaya, yun guys. Pag nag-upload ako, guys, yung mga hindi ko naman sila pinuntaan, magpupuntahan sa'yo. Tapos, kikita ko dun, guys, yung pagka, yung tutulog ka pagkagising mo, uy, may mga nagsasubscribe sa'yo, 5, 10, mga ganong bagay, guys. Naisip ko, yung, binibiyo lang nila yung videos ko, tapos nagsasubscribe sila. Tapos, binabalikan ko yun, guys, yung mga nagsasubscribe sa akin, pinupuntahan ko yung mga channel din nila, at tinitingnan ko yung mga videos nila at yun, sinasubscribe ko din sila. Yun. Tapos guys, yun, naisip ko na guys na ano kaya kung magla-live din ako. Naisip ko, ano kaya magla-live din ako? Kaya ko kaya yung magla-live stream ko? Kasi sinubukan ko yun guys, isang beses nabukan ko. First time ko yun. Kasi tinitingnan ko din yung anong mga pinagkagawa ng mga nagla-live. Titingnan ko, ah, ganito pala, ganito ba? Ay, hindi na naman. Kaya, sinubukan ko mag-live. Yun. Pag-live ko, may pumapasok ng mga tao. Kasi pag walang tao, parang nakakahiya naman kasi pag walang tao na nanonood. May pumapasok yung nasa chat. Kasi nga, gusto din, alam mo lah, gusto din mangisda. Kaya pumasok doon, kaya nagsaya-saya ko kasi may mga tao pumapasok, gano'n. Hanggang sa ilang oras yun, ang tagal ko nag-live, guys, first live ko yun, ang tagal-tagal ko kasi natry ko talaga yun. Yun, para akong announcer, para akong bibingo, bingo, kung ano-ano na lang mga pinagpapasok. Yun na. Pagkatapos, ay, nung time na yun, parang nag-uumpisa ng umangat yung channel ko, guys. Kasi guys, pag pumupunta ka sa mga live stream na yan, pag mas sipag ka talagang mangisda, makakakuha ka talaga dun. Yung kapalan talaga ng mukha mo, yun. Ikaw na yung bahalang basta panoorin mo yung videos nila para hindi masasayang yung dinikit mo sa kanila. Yun na. Yun na guys, yung mga nag-upload na ako ng mga TikTok. Nag-upload ko ng mga TikTok ko. Yun na.
yun na unti-unti ng umangat yung channel ko, guys. Yung pag-upload ko, lagi talaga ako nag-upload, guys. Lagi ako nag-upload kasi nakita ko sa ibang ibang channel, masabi nila, mag-upload-upload ka lagi kasi makakatulong nun. Tapos yun, dapat yung upload mo, maganda yung content niya. Maganda hindi lang yung mga pa-cute-cute, guys. Kasi hindi tayo celebrity. Hindi tayo celebrity. Sabi niya, pa-artista ka. Walang ganyan yung bagay. So, kapalan ng mukha yun. Parang ang mukha-luka sa mga pinag-agawa ko sa TikTok, guys. Tapos, guys, ito na. Yun na, umangat na yung araw-araw, maangat ako. Yung parang yung dumadagdag ko na 50, ganun kayo araw-araw, padahan-dahan siya, 50, hanggang sa tumaas na siya. Tapos ang saya-saya ko, guys, yung umabot ako ng 500, ang saya ko nga nung umabot ako ng 100. Kasi nga, di ba, magsisend si YouTube sa'yo na congratulation, umabot ka ng ganito, 100, so ang saya-saya ko, wow. Grabe, grabe ang saya ko. Kasi nga, di ba, hindi mo akalain umabot ka doon, pinahirapan talaga yun. Tapos yun. Eh, hindi marami yung nagsasubscribe sa'yo kasi yung mga tao pumapasok din sa live mo. Yun nga, nanginisda lang din. Pero okay yun kasi, okay naman kasi, di ba, nagsipuntahan sila sa bahay mo. May mga viewers ka, yung gano'n nakadagdag din, nakakatulong din yun. Pero, hindi naman yung lahat na pumupunta doon mo sa subscribe sa'yo. Kasi hindi mo naman alam kung sino yung magsasubscribe. Kasi hindi mo makikita, di ba? Ang gano'n. So, yun nga, patuloy lang ako, continue lang ako. Mas nagaganahan ako nung pataas na yung channel ko. Kasi nga, pinaghirapan ko, guys. Pinaghirapan ko talaga yun. Kinapalan ko ang mukha ko. Yun. Kinapalan ko, pinaghirapan ko, pinagpuyatan ko. Yun. Parang ang sarap sa feeling na makaabot ako nun. Kasi gusto umaga. Binawasan na naman ako ng lolo. Binawasan ako ni lolo ng YouTube na yan. Kaya sabi ko, ano ba to? Sabi ko, ganun-ganun. Ano ba to? Excited. Kasi ako excited ako, guys, ha? Sinishare ko pa yan sa Facebook yung mga nagsasubscribe, yung kung ilang subscriber na ako, sinishare ko yun sa Facebook kasi ang sarap sa feeling talaga, guys, na umangat yung channel mo. Kaya parang minamaliit yung maliit yung kapal kong mukha, minamaliit, hindi nila alam ang kaya ko, ganito lang ako, pero kaya kong magpatawa. Guys, kaya ko magkatawa. Tawa. Umabot na siya ng 970, guys. Hanggang sa, sinabi ko talaga, gusto ko ngayong gabi mag-graduate ako. Gusto ko talaga mag-graduate ngayong gabi. Sabi ko ngayon. Kaya yun. Itong si Arvin de Chavez, niya, dun sa kanya, mamaya, sabi niya, mamaya, guys, may ipag-graduate tayo. First time na mangyayari dito sa channel ko na may graduate. Yun na, guys. Yun na. Kaya ang saya-saya na pili ko. Sabi ko, kasi 970 ako nun. Sabi ko, kaya-kaya to. 30, diba? Tapos dapat humigit pa dun sa 30. Kasi nga, itong si Lulu YouTube, babawasan niya yan pagkagising mo. Yeah. Huwag ka munang sobra excited kasi pagkabukas niya, no, ay wala na. Masasubscribe sa akin, nadadagdagan. Kada oras, may dumadagdag, ganun-ganun. Kaya pa ano siya, kaya okay na ako. Parang okay, pero hindi pa rin ako mag-i-start to. Lagi ko pa rin yung tatrabahuin para mas lalong lumaki yung channel ko. Tapos, yung watch hour, yun, magkoconcentrate ako dun sa watch hour, guys. So, yung review ko ng mga ibang channel, dyan, meron naman dyan marami kung paano, mga ganun-ganun bagay. Titingnan mo yung mga pinagagawa nila sa channel nila. Yun, guys. Tapos, ito pala, guys,
ang importante pala talaga guys din, isa ding importante sa channel mo, yung magawa ka ng thumbnail. Thumbnail guys, maganda talaga yung pag marunong ka. Pwede mo naman siyang i-install sa mobile mo, i-download mo yung paano paggawa ng mga thumbnail na yun. Kasi in-install ko din yun. Kasi guys, noon kasi yung mga videos ko, yung mga cover niya, parang light lang, parang dry, patay siya. Yung mga tao, naghahanap yun ng parang pag-click nila. Wow, ito, ganito, maganda. Yung makulay. Makulay, tapos yung mga ganung bagay, guys. Kailangan mo siyang kailangan gandahan mo yung thumbnail mo para yung mga tao i-click yung channel mo. I-click mo lang kasi parang okay to. Mga ganung bagay. Number one, ay isa din yun, yung thumbnail. Kailangan mo trabahuin yun, thumbnail mo. Yung mga title doon sa thumbnail mo, na ayon doon sa ano yung videos mo, tapos gandahan mo lang yun, guys. Gandahan mo, tapos i-search mo kung ano yung mga word na laging sinesearch ng mga tao. Yun nga. Ay, paras nung paano dumami yung mga subscriber mo. Yung isi-search mo yung kung ano ang laging sinesearch ng mga tao para pag-click nila, pag-type nila ng word na yun, yung video mo lalabas. Lalabas yung videos mo. Tapos yun nga, baka maisipan niya, i-click niya yun. Diba? Tapos guys, yun, thumbnail. Tapos yung content ng video. Mamili ka ng content ng video na gugustuhin ng mga tao. Huwag yung masyadong pa-cute-cute kasi hindi naman tayo artista. Bagay lang yung sa mga artista guys, yung mga pa-cute-cute. Bagay lang yun. Pero may ibang mga tao naman na yung parang bagay sa kanila, parang hindi silang artista. Parang, yun nga, lumahanga din ako sa mga taong yun, hindi naman sila artista, pero ang ganda-ganda. Pero, pipiliin mo guys, yung, huwag masyadong pa-cute-cute. Kung gusto mo talaga yung gagawin mo yung pa-cute-cute, okay lang yun. Pero, kailangan lagyan mo din ng mga, yung interesting na mga content ng videos mo. Yung sa akin kasi, parang doon ako sa kabaliwan na punta. Yung parang gusto ng mga tao, baliw ako. Gusto ng mga tao para akong sira ulo. Ganun ang gusto nila. Ibibigay ko yung gusto nila. Ibibigay ko yun. May message sila. Yung bagay talaga sa'yo. Yun lagi gagawin mo. Yung ba yan? Hindi ako pwede magpa-cute. Wala akong karapat ng magpa-cute. Okay lang yun. Basta masiyahan lang sila. Gagawin ko yun palagi. Tapos guys, yun nga, yung thumbnail, yung content ng videos mo, tsaka yun, yung magbo-views ka, yung magsasubscribe ka, panoorin mo yung video. Panoorin mo yun, 3 minutes pataas. Kung sobrang haba ng video ng channel na yun, for example, umabot na ng 15 minutes, parang ang haba-haba naman. Kung ilang guys, hanggang 3 minutes panoorin mo. Para hindi ma-spam yung dinikit mo, yung likes mo, yung likes, yung pag-manood ng videos, para legit yung dikit mo. Tapos, yun. Mag-a-upload ka lagi ng videos mo. Mag-a-upload ka. Para yun sa, huwag naman yung tag-isang buwan hindi ka mag-a-upload. Habang kaya, mag-a-upload ka. Mag-a-upload ka lagi kasi nga, pag hinahabol mo talaga yung mga watch hour na yun, kailangan mag-upload ka na. Pag naka-reach ka na din sa yung 1K, yun na ang tatrabahuin mo, yung watch hour. So, upload ka. Yung ganun. Tapos, kana ng kung kaya magla-livestream ka, kayanin mo yung parang nasa piriyahan ka, yala, bula sa litrang ganun bagay, gawin mo yun para sa kabuti ng channel mo. Ano pa ba? Yun lang.
Basta, kung gusto mo, gawin mo. Gawin mo siya. Huwag kang mawala ng pag-asa. Kaya mo yan. Kakayanin mo. Okay, guys. At yan ang aking minuto. Ito po, si Charo Santos, nagsasabing, kung kaya mo, gawin mo.